Kaawakan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa sa makapanindigang pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako
ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Panginooy, sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Ari naming Hesukristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaganda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro. At si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salipi
at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya at pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin ay pinahayag po no ang laman at damdamin ng mga Pariseo tungkol kay Jesus, na nagtatangka na sila na ipapatay na si Jesus dahil nakita nila si Jesus bilang isang banta sa kanila. Kahit po sa mga unang pagbasa, kahit po ng mga nakaraang araw, ay hinahalintulad po na ang pagsasabi ni Jesus ng totoo ay tinitignan nila bilang isang banta, kaya ayaw nilang marinig ang totoong pinapahayag ni Jesus. Mas gusto nung mamuhay sa kadiliman. Kaya ho, kung titignan po natin, nung mga tao ay pumupunta kay Jesus, nung siya ay nasa Betania, at hindi lang si Jesus ang pinupuntahan nila, gusto din nilang makita si Lazaro na muling binuhay ni Jesus. Sila ho ay namangha at sila ay nanalig dahil sa mga kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa kanyang mga wonders and miracles na ginawa ho ni Jesus, naniwala ho sila. Pero ang mga Pariseo, hindi pa din naniwala. Naging matigas ang kanilang puso na sabagamat lahat na nang ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila naniwala. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano sa panahong ito ng pagpasok po natin sa mga mahal na araw. Ano pa ba yung humahadlang sa iyo para lubos na maniwala kay Jesus? As in, lubos na lubos. Yung buo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ano humahadlang sa iyo at may pumipigil ba sa iyo na lubos na magtiwala sa Diyos na nagmamahal sa iyo? At ito pong paanyaya sa atin. Si Jesus ay pinahayag ang katotohanan. Si Jesus ay gumawa ng mga mabubuting bagay, mga tanda at mga simbolo, mga milagro, mga kababalaghan kung tatawagin ang Ebanghelyo. Pero hindi lahat naniwala. Ang tanong po at paanyaya sa atin, ikaw bilang isang Kristiyano, lubos ba ang paniniwala mo kay Jesus? Lubos ba ang pagtitiwala mo sa Kanya na Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo at gumagabay sa atin? May pumipigil pa ba na lubos na magtiwala sa Kanya? Kaya magandang paanyaya ho ito sa atin, lalong-lalo na po sa mga mahal na araw, na sana po ay palalimin po natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Palalimin natin at lumago po sana tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. At takatiyak po ako na kung ito po ang ating gagawin, kung lubos tayong maniniwala at magtitiwala sa kay Jesus,
siya ay natutuwa dahil natutuwa siya nakapiling tayo. Natutuwa siya kung tayo ay sumusunod sa Kanya. At hindi ba ito ang imbitasyon lagi niya sa atin na tayo ay sumunod sa Kanya? Kaya, ano ang humahadlang sa iyo para sumunod kay Jesus? Magtiwala sa Kanya, maniwala sa Kanya. Pinahayag na ni Jesus ang lahat. Ginawa na niya ang lahat. Mga kabutihan, mga kababalaghan, mga tanda para tayo ay maniwala. Ano pa ba ang pwede mong maging hadlang? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa kabutihang loob ni Jesus. Inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ating itugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon. Dahil sa iyong habag sa sangkatauhan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo ang aming andog, ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw,
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Nilupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at sa magaganap na mga pag-aalaala ng aming pag-anib sa iyo'y tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim, kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati, kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya
matitikman ang awa mo. Kailan tatamuin ang patawad mo? Kahit tagal kong nalayo sa'yo at kay daming mga taong sinakdan ko at ang siyang inisip ko ay kaginawaan ko, pininid sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo upang matugunan ang tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Ang diwa ko'y naninimdim kumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at walhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin, pakundangan sa iyong patnubay, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaig kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.